Hello people, welcome back to my YouTube channel. It's me, Shura, and Poseidon, and please to subscribe to my YouTube channel. So sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo ang mga APN tricks kung saan ito ay nakakatulong sa pag-improve ng ating internet connection or mobile data. At ito po ay supported to all networks. So hindi po kayo magpo-problema kung ikaw ay PNT or Globe users. Pero paalala lang po na ang APN na to ay depende lang po sa lugar ninyo kung sa akin nag-work, kung sa inyo hindi. Kasi depende po yan kung gaano po kalakas ang ating internet connection. Ito po ay nakakatulong lamang upang ma-improve at least a little ang ating mga internet connection. So ang una natin gawin ay pumunta sa settings. So see you there! Okay, hello people! Nandito naman tayo sa ating Android phone at nakita nyo na naman ang ating mga Android apps. So piliin po natin ng settings. Piliin po ang SIM card at mobile data. Piliin po ang SIM card na iyong ginagamit. So sa akin ay SIM 1. I-click lang po natin. Hanapin po natin ang access point names. At saka nakita nyo ang ating plus button katapat po ng access point names. I-click lang po natin yan para tayo po ay makagawa ng new APN or access point names. So ayan, piliin po natin or i-click po natin ang name. I-type ang 4.4.8.8 space 5 tapos malaking G as in goat. Then okay. Ang APN po ay 4.4.8.8 space 5 letter big J space not or not space 4G malaking G po tapos okay. Tapos ating proxy port username password leave it as not set. So punta po tayo sa ating server. I-type po ang www.google.com. Then click okay. So, sa MMSC, MMS proxy, MMS port, leave it as not set. So, make sure ang iyong MCC ay 515 at saka ang MNC ay 03. So, authentication type, leave it as not set. So, APN type, i-click po natin ang APN type. Tsaka, i-type nyo po ang default, then okay. Then, sa APN protocol, i-click po natin, piliin po natin ng IPv4/IPv6. Ganon din sa ating APN roaming protocol. Piliin lang po natin ng IPv4/IPv6. Ayan. Sa bearer po, i-click po natin. So, sa naalala nyo po sa ating mga previous APN tutorials, ang ating pinipili po lagi ay unspecified. So, ngayon, itatry naman po natin i-click lahat kung gagaya, kung gagana rin ba sa inyo. So, i-uncheck nyo po ang unspecified. Then, piliin po natin lahat. Except po sa unspecified. Kung ito ba ay gagana. Ayan. So, tingnan nyo. Na-check ko na lahat except sa unspecified. Then, back. Ayan. Then, i-save po natin pagkatapos natin siyang fill upan. Save po natin. Ayan. So, nakikita nyo ang ating gamit ngayon ay naka-default muna at ito ay smart internet. So, andito na po ang ating new APN, ang 4.4.8.8 space 5G. So, mag-default muna tayo. Mag-default muna tayo. I-open po ang ating mobile data. Tapos, punta tayo sa ating APN. Ay, hindi. Punta tayo sa ating speed test para malaman natin kung may kaibahan ba kapag ginagamit na natin ang ating APN. So, ayan. I-click ko ang APN. APN. Speed test. Ayun guys, nag-test na aking download ng BTS. Ayun, kaya talaga.
Kailangan i-test natin yung test. Kailangan download ang default yung iba na ginagamit. So, pwede i-test download. So, yun, mag-test naman siya sa upload in test. So, my point one ko tayo, guys. So, yan, dato tayo. Dito tayo sa settings natin. Dato natin natin yung ating nawang VPN. Pag-dito natin, nagawa natin VPN. Kaya, make sure na siya lang natin. Ayan, guys. So, ipinipan natin, ipapin natin. Punta tayo sa speed test. Pag naman natin ito. Ay, na-improve ba? Ayan. Click on go. Ayan, pwede kanyang pag-download natin. Ano natin sa upload? Ayan, 0.61 post, 9 post, at hey, speed test. Ako sa itong, na-interview question. And guys, back, thank you for watching my vlog.